Kaugnay niya, nasa rin na natin ngayon si Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III. Lalo pa't maraming Pilipino rin ang nagtatrabaho sa Lebanon at may dalawang Pilipino na nga pong nakumpirma na kasama po sa mga nasawi. Secretary, magandang tanghali po sa inyo. Oo, Angelo. Magandang tanghaling hali po naman. Opo. Lalipat ka na pala. Kala ko nasa DCRH ka pa. Pagtanghali, nandito, na Sek. Sek. Ah, gano'n ba? Oo. Number one, gano'n ba karami ho ang ano? Gano'n karami ang OFW natin sa Beirut? Mga 33,000 plus. Wow! Marami-rami tayo doon, no? Anong ginagawa nila doon, Secretary? Ah, may mga seafarers, may mga office clerk, mga skilled workers, meron din tayo mga household service workers. Aha. Documented sila lahat? Ah, meron siyempre, meron mga undocumented. Ah, meron pa undocumented? Oo, meron pa rin undocumented. Pero yung 33,000 na binabanggit ninyo, yun yung mga documented yun? Yun ang mga documented, Kong Angelo. Opo. Ano ho so far ang feedback sa inyo ng ating pong labor attache doon ho sa lugar? So far, confirmado po yung dalawang kababayan natin na namatay. Mm-hmm. Si OFW Bularon at saka si OFW Guillermo Perlita Guillermo Mendoza. Uh-huh. Yun po ang kababayan natin na nasawi doon dahil doon sa pagsap na yun. Meron ding walong na saktan, pero iisa lang naman ang critically wounded. Nakalabas na ho yung... At meron din tayo nawawala na mga seafarers. Siguro, tumaob siguro yung barko nila dahil katabi lang nung yung sumabog eh. Oo. Kaya palagay ko na nag-capsize o tumaob yung barko. Kaya yung ngayon, hinahanap yung 11 sa seafarers natin. Ilan pa ang missing, ilan ang missing na Pilipino, Secretary? Wala naman. Yung lang 11 seafarers na missing. Ang nag-report dyan yung Philippine community. Uh-huh. Meron din tayong dalawang seafarers na nakita na at nasa hospital na. Aha. Hindi naman serious ang kanilang kalagayan ngayon, Secretary? Hindi naman. Oh. Iisa lang ang serious aside from the two fatalities. Opo. Anong assistance ho ang ipagkakaloob natin sa kanila? Siyempre, mga OFW yan. Yung dalawang namatay, I'm sure na covered yan ng insurance. So dahil namatay sila sa violent causes, maaaring marirecover nilang insurance costs ay mga $15,000. Oh, okay. At saka from our end naman, meron silang bereavement benefits from OWA. Uh-huh. At sasagutin po namin yung kanilang repatriation at lahat na ng gastos pag-repatriate sa sasagutin po natin. Oo. Sek, considering na hanggang ngayon, ini-establish pa nila kung aksidente lang ba ito, pero ang sinasabi nga ni President Trump, maaaring ito ay may kaugnayan sa isang terror attack. Ano po ang guidance ho ninyo ngayon? May suspension ba tayo ng deployment sa Beirut? Pinag-uusapan pa namin yan. We are consulting with the Department of Foreign Affairs kasi pag mga ganyang bagay, kailangan may coordination kami with the DFA. Mm-hmm. Kasi meron din silang anong tawag dito, knowledge kung ano ang situation doon. So magsishare kami ng information and then come up with a collective decision. Aha. Mm-hmm. Pero mataas pa rin ba ang demand ng OFW dyan po sa Lebanon? Oo naman. Anywhere in the world, talagang in demand ang ating mga OFWs. Uh-huh. Construction worker, skilled workers. Number one tayo sa buong mundo. Uh-huh. Mga nurses, mga caregivers, number one talaga tayo. Uh-huh. Despite the COVID, ha? Kasi di ba meron din naman tayong recording COVID cases dyan po sa Lebanon? Opo, pero ngayon naman hindi naman tayo mag-deploy doon sa countries na may COVID incident. Mm-hmm.
But in the case of Lebanon, tuloy-tuloy. Ah, tuloy pa naman kasi hindi naman mataas ang level ng ano nila. Ng kanilang COVID contamination. Aha. Okay, pero ang proximity nung pinagsabugan at saka nung palasyo, ang lapit lang kaya hindi mo talaga malis yung lapit lang eh. Oo. Pero kasi yung balita nga yung inambak nila diyan na fertilizer na kinonfiscate nila years ago. Mm-mm. Ayun yata ang sumabog eh. Tumawin ng gusto. May nasunog na building na malapit, umabot yun sa may warehouse na yun na kung saan nandun yung fertilizer, eh yun ang sumabog yata ng katapal. Ang lakas ng sabog nun. Oh. Secretary, samantalahin ko rin yung pagkakataon na nandyan na yes. Landing ho kayo. Kumusta ho ang kalagayan ng ating mga manggagawa on day 3 ng implementasyon po ng MECQ? Siyempre, marami sa ating mga manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil una-una, walang transportation, hindi sila makapasok, di ba? Alam mo naman, yung pagkakama ngayon, no work, no pay. Pero, one lang naman ito, 2 weeks lang naman. I think what is important is we see to it na makonte yung, yung transmission ng COVID. At sa ganun ay magkaroon ng permanent operation ng ating business. At pag bumalik sa operasyon ng business, babalik din yung ating mga employees. Aabot ba talaga ng 3 million na katulad ng projection ng ECOP ang mawawala ng trabaho dito sa pangalawang bugso natin ng MECQ, Secretary? Sa ngayon ng amin natanggap na report, yung talaga nagsubmit sa amin ang mga tinanggal nila, uh-oh, ay umaabot ng 3.4 na. Pero doon sa 3.4, karamihan doon temporary. Ibig sabihin, ito muna sila sa pagtrabaho dahil wala naman operasyon. Mm-hmm. So, in other words, pag babalik yan sa operasyon, babalik din sila. In other words, yung kanilang status as employees, nandiyan pa rin. Ah, okay. What about ang dito ho sa may Region 4A, considering na isa rin ito sa mga generator nato ng labor and secretary, kumusta po? Ay, dyan ang marami na wala ng trabaho kasi nandyan yung mga malalaking negosyo. Pabrika. Di ba? Oo, nandyan. Oo. Kaya nandyan lahat yung mga workers natin. So, marami na nadadamay dyan. Pero fortunately, these are all temporary in nature because these are temporary closures. Yung iba rin, yung nakakarami yung flexible working arrangement. Mm-hmm. Sa halip na magtrabaho regularly for 5 days a week, nagiging 2 or 3 days a week na lang. Mm-hmm. At saka yung iba naman, work from home, telecommuting, gano'n, lahat, gano'n. Uh-huh. Anyway, Sec, maraming salamat sa pagkakataon. Tawag ko kami uli. Maraming salamat po. Okay, salamat din. Okay po, thank you. Si Labor Secretary Silvestre Bembot Bellio III.